How to 3-star the It's Over 9000 Challenge. Alright, what's up mga boss? Kamusta po tayong lahat? It's August and it's Clashversary Month. Yun nga po, ang Clash of Clans po ay nagse-celebrate po ng kanila pong 12th year anniversary. Grabe, napakatagal na. And dahil Clashversary, syempre at August, panibagong season, panibagong gold pass, panibagong skins, at panibagong scenery. At tama nga po ang nakikita natin, it's anime Clashversary season. Unahin na kagad natin sa gold pass at yan po si RC at yan po yung anime RC. Well, hindi ako masyadong fan ng itsura niya. Sana medyo iniba yung kanyang costume. Pero at least meron siyang taste ng anime. So yun nga, si Royal Champion po ang sa Gold Pass. Makukuha agad natin to. Pinakauna agad natin makukuha yan. Kaya enjoy natin. Maganda! Maganda naman. Pero yun nga lang, not my taste talaga. At ang sunod po dito ay si Barbarian King. Ito po yung anime King. So medyo pumayat na si King. Pero okay naman yung itsura niya. Siya po ay lalabas sa August 7 as a legendary skin. So 499 po ang halaga niyan. Kaya abangan natin yan sa August 7. Next naman ay si Archer Queen, yung anime queen. Siya po ay lalabas sa August 16. Of course, legendary skin pa rin siya. At si Grand Warden na palagay ko para sa akin pinakamaganda sa lahat dito. Siya po ay legendary skin din at lalabas po siya sa August 23. So ako siguro kung meron akong bibilin dito, ito ang bibilin ko. Para saan siya pinakamaganda dito. Medyo bumata yung itsura niya. Hindi siya mukhang Lolo Grand Warden. And of course, yung pong napakagandang scenery. Para sa akin, maganda tong scenery to. Yun nga lang, hindi siya pwedeng i-zoom out. Well, sa developer build lang po ito. So, maaaring maiba pa. Pero hindi, palagi ko yan na yun. Pero maganda naman siya. At least, mo, you know, ganda ng detail. Meron akong gustong-gustong part dito eh. Siguro gagawa ko na lang na separate video yung pong mga makikita natin sa ano na to, sa scenery na to. Yung scenery po ay lalabas sa August 4. So, mauuna yung Royal Champion niya dahil nasa gold pa siya. Tapos, sunod po is yung scenery na sa August 4. So, ito po yung challenge to. Sa totoo lang, napakahirap ng challenge na ito. It took me mahigit 30 or ewan ko, hindi ko na alam kung ilang subok ang ginawa ko dito. Si Warden ay naka-fireball dito. No? Tapos, ang troops dito ay barbarians, tapos yung normal goblins pa, tapos meron lang konting super wall breaker dito, plus meron lang isang pirasong druid, tapos yung lug launcher ay wala pang laman. So, in short, heroes lang talaga halos ang kukuha ng buong base na to. So, the idea here is, yung pong king ang kukuha ng baba. Ayan. So magbo-wall break tayo doon. Tapos si RC ang kukuha nung taas na yon. Then, yung ating pong queen at yung Grand Warden ay paiikutin natin dito at yung fireball po ang kukuha nung center, no? Yung pong center compartment. Ilalagay din natin yung lug launcher mamaya doon kasama po ni RC pero medyo ide-delay lang natin ng konti iyon para po mag-open up yung wall para makakapasok doon yung mga heroes. Then, yung pong mga barbs, yung pong giants and yung the rest of the goblins ay kukunin yung left side. Well, ito po yung way ko lang, no? Maaari may ibang way pa pero ito yung nakita kong somehow kaya at mas madali pero mahirap pa rin. Kaya panoorin natin yung ginawa nating attack dito. Okay, so ito po yung challenge mga boss, no? So unang-una, dalawang skeleton spell para ma-distract yung mga defenses. Wallbreaker giant sa si King. Gagamitin ko agad yung ability niya dito. Nilagay ko na rin si Queen at si Grand Warden kasama ng druid dito. As soon as na mag-target na po yung mga scattershot kay King, ilalagay ko na yung pangalawang super wall breaker para mag-open up yung wall doon kay King. Then, si Queen po at si Grand Warden nandito na, hintayin na natin makuha nila yung mga defenses at gagamitin natin yung earthquake spell doon sa compartment sa gitna at yung fireball, okay? Ayan na po. So, ginamit ko na po yung earthquake. As soon as na sumabog na po yung expo, gagamitin ko na po yung Grand Warden's ability. Gumamit ako dito ng invisibility spell para hindi tirahin ni Grand Warden yung Town Hall para sundan niya pa rin si Queen. Okay? Maglalagay po ako ng Rage Spell tsaka po si RC. Wait ka na few seconds, gamitin mo ang ability ni RC dito para pati yung mga Hog Riders ay naka-Rage Spell din. Ginamit ko na po ang Overgrowth doon sa kabilang side para hindi kagatamaan si RC. Nilagay ko na po ang Log Launcher doon sa may bandang taas para mag-open up po yung wall dito. Okay? Then, si RC ay medyo sacrificial po iyan. So, mamamatay na rin siguro si RC dyan. Pero hindi, alam ko tumagal si RC dito ng konti. So, mag-open up yung wall. No? Minsan,
kapag hindi nag-open up yung wall, siguro ulitin nyo na yung challenge kasi malaking tulong talaga na nag-open up yung wall dito. Tapos ginamit ko po yung invisibility spells, KRC, dito para kahit paano ay maka-take pa siya ng mga damages dito. Maglalagay na rin po ako ng konting barbs tsaka po ng mga goblins dun sa may compartment dyan sa taas, yan, para maumpisahan na po yung, para matulungan din yung queen tsaka yung grand warden dito. Okay? So, then sa left side na po, lalagay ko na po dito yung giants, yung mga goblins, tapos yung pong 1,000,000 barbarians na lalagay natin doon para ma-take out yung queen. At si queen po natin ay mukhang okay na. Plus, ang maganda kasi dito, o nga pala, hindi ko nabanggit na si Grand Warden dapat naka-air mode, no? Kasi si Grand Warden, ang yung mga expos po ay puro naka-ground dito, kaya mas maganda naka-air si Grand Warden para hindi na siya tatamaan. So, that's it. So, mahirap na po yung challenge. Basta tandaan natin, kailangan po yung pong Grand Warden ninyo ay naka-air talaga dito. Kasi nga po, yung mga expos po lahat ay naka-ground po yan. Kaya talaga magandang AD na si Grand Warden ay naka-air, okay? At kung bibili ka ng Gold Pass, don't forget my code LASER. It helps support the channel. Any, no, kahit po yung mga skins, gems, basta gumagamit po tayo ng real money. Huwag niyo pong kalimutan gumamit ng creator code. Yung creator code ko nga po ay LASER. So, might as well supportahan na natin yung local creator natin. Maraming salamat mga boss. Don't forget to subscribe, like this video, follow niyo po ko sa Facebook Gaming at sa ating Twitch. This is your boss LA signing out. Good day and God bless you all. Alright!